Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapina ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 448, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumapatnubay sa kanila. 8 silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghahandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hintil. Ipinasya ni Judas ng kaniyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakaunti lang ang mga Hudyo sa ilalim ni Judas Makabeo na lumalaban sa mga Grego. Pero dedicated sila at tinutulungan sila ng Diyos. Kaya dahan-dahan natalo nila ang mga Grego. Dumami ang mga Hudyo na sumali sa kanila. Pagkaraan ng 4 na taon, napatalsik nila ang mga Grego sa lungsod ng Jerusalem. Tandaan natin na nilapastanganan ng mga Grego ang templo sa Jerusalem. Inilagay nila ang Diyos-Diyosa nila sa altar ng templo mismo. Ito ang kalapastanganan na walang kapantay. Kaya ginawa ni Judas Makabeo at ng mga kasama niya na i-rededicate uli ang templo. Nangyari ito ng 164 BC. Tinanggal nila ang nilalapastangan ng altar at pinalitan ito. Pumili sila ng mga pari at mga Levita na natiling tapat at nag-alay sila ng maraming hain upang linisin uli ang templo. Masayang-masaya ang mga Hudyo sa dedication ng kanilang templo. Sa wakas, makasasamba uli sila sa Jerusalem. Itinakda din ni Judas na mula noon, taon-taon, 8 nilang ipagdiriwang ang dedication ng templo. Hanggang ngayon, ginagawa ito ng mga Hudyo. Tinatawag nila ang fiestang ito na Hanukkah. At nangyayari ito sa buwan ng Disember. Masaya ang kapista ng Hanukkah para sa mga Hudyo.
Ito ay simbolo ng kanilang pagtagumpay sa mga umuusig sa kanila. Kahit nakakaunti lang sila, napatalsik nila ang mga Griego. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya ang kapisang ito ay paalaala uli sa kanila na hindi sila kakalimutan ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, nawala na ang temple ng mga Hudyo. Patuloy pa rin nilang ipinagdiriwang ang Hanukkah. Ito ay kapistahan ng liwanag. Marami silang mga kandila na ginagamit sa 8 na ito. Parang ito na ang katumbas ng mga Hudyo sa ating Pasko, sa kasiyahan. Kasi malapit itong ipinagdiriwang sa ating Christian Christmas, magkalapit ang Hanukkah sa ating Christian Christmas sa buwan ng December. Purihin natin ang Diyos. Hindi niya pinababayaan ang nananalig sa Kanya at ang mga nakikibaka para sa Kanyang pangalan. Ito ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.